Hello, good morning. Nandito na naman tayo. Vlog na naman tayo kung paano po tayo maghugas ng sasakyan. Dali. Kina ba? Ng sasakyan. So, ang mga car park kasi dito, may mga private, may mga public. Hindi po kagaya sa Pilipinas na kung, di ba, kung may extra lote na lang dyan, na bakanteng lote, pwede mo lang pagparkingan, di ba? Dito, hindi po pwede. So, yung mga kailangan po talagang magbayad sila. Since na ang amo ko po ay nasa public, walang tubig. Wala pong tubig, kaya mahirap maglinis po siya ng sasakyan. So, ang ginagawa ko, nagdadala po ako ng tubig. Yan po ang tubig. At saka, eto po yung mga gamit ko. Since nang ako po naman ay hindi po siya maselan, so ganyan lang po. Nililisin ko lang siya, parang tatanggalin ko lang po siya ng dust. So lilipat po tayo doon. Kasi yung mga dito, may mga parang mga building din. Tignan nyo, pipindutin ko yung Tapos, ang sabi kasi ni Cordapio, ay nasa 7th floor. Ayan, sa bukas. Sara. Salbahe. Nasa 7th floor po yung sasakyan niya. So, pupunta tayo ngayon sa 7th floor. At sasamahan niyo ako kung paano. So, pipindutin ko po yung 7th floor. So, hanggang 9th floor po ito. Car park po lahat ito. So, ito po ay public. So, medyo malapit-lapit na po yung building namin dito. Kasi before, doon po, malayo po yun. So, nilalakad ko po yun. Napakalayo po talaga. So, ngayon, nagbubukas na po yung lift. Punta tayo sa A. 7th floor. 7th floor. So, may A at saka B. Ito po yung A. Ito po yung, sa kabila po yung B. So, since nasabi ni Cordapio, punta tayo sa A. Andun daw yung sasakyan niya. Napakahirap po yung pagbukas ka ng ganito na public. Public po yung sasakyan. So, ito po. Pakita nyo po yung mga parking area. Mga sasakyan dyan. Ang mahal po kasi ng parking pagka bumili po sila. Alam nyo po ba yung isang parking na ganyan? Is aabutin na po siya ng milyon. Kasi dito, kailangan mong bumili. O di kaya, kung ayaw mo naman, magre-rent ka. Kasi dito sa Hong Kong, napakaliit lang po yung space nila. So, ganun nga po. Yung amo ko sa public, so walang tubig dito. Hindi sila nag-aalaw ng tubig. Minsan nga, may mga gwardiya dito, sisitahin ka na hindi daw pwede yung tatalsik yung yung tubig dyan sa sahig. Eh, sabi ko naman, paano naman ako maghuhugas? Diba? Paano ko naman maghuhugas? Imagine mo na lang yun, diba? So, marami pong mga naka-parking dito. Kasi public po ito. Ayan ho. Ayan ho yung mga parking. So, ayan. So, nandun po yung car ko. Ayan po yung car ko, yung malaki. So, ayan po yung lilinisin natin ngayon. So, hali kayo. Tignan yung tsura ko. May dala-dala pong tubig. So, lilinisin natin yun. So, kasi pa po, yung pagkapunta ka dito sa car park, kailangan mag-ingat ka. Kasi minsan, may naibalita po na isang Pilipina na nasagasahan habang naglilinis ng sasakyan. Kasi nga po, kita mo naman po yung mga way nila, ha? Ayan, nandyan po yung dyan po lalabas ang sasakyan. Mula sa 9th floor, iikot-ikot po yan, iikot hanggang dun sa baba. So, pababa dyan. So, kung nagse-cellphone ka na dumadaan, masasagasahan ka talaga kasi hindi mo naman talaga mapapansin yung sasakyan doon. So, kailangan maingat ka. Titignan mo muna doon, tapos saka ka bababa. Bakit? Nag-click-click. Nag-lilik yung cellphone ko. Ay, hindi yata. So, ayan, marami sila, mga Chinese. Dali. Baka makita nila ako. Dali, ilagay ko muna dito yung bag ko. Tanggalin ko itong bag ko kasi pagka nakabag po ako, maaano. Dadagdag. Kasi pagka yung bag ko, magagas.
So gagamitin nila ngayon itong sasakyan. Marami sila. So iiwan, ano ko muna. Ayusin ko muna. Kasi alam mo na mga inchi. Na ano ako doon. Mamaya. Kasi minsan nung ano, may na ano, may naibabalita na nasagasaan nga habang naglilinis ko ng sasakyan. Kasi siguro hindi niya napansin yung sasakyan. Tapos yung sasakyan naman napakabilis, nakuha siya. Sumalpok siya. So ewan ko kung patay ba o ano, kasi parang namatay o hindi ko kasi masyadong naano noon yung balita. Basta narinig ko sa Hong Kong news noon na ganoon. So kailangan talaga maging maingat ka. Kasi ang ano kasi dito, ayan, paikot-ikot, hindi mo talaga, mas lalo ko yung mga driver dito, mga kaskasero, nako, Diyos ko, mga kaskasero yung mga driver dito, kaya kailangan mag-ingat ka. So ito po yung sasakyan na aking lilinisin, ito ang aking sasakyan, nabili ko ito, so joke, ito yung sasakyan ng araw ko, bililinisin ko ito, alam nyo naman ang buhay dito, di ba? Kailangan mong gawin lahat yung mga, kailangan mong gawin, yung mga kung ano yung mga trabaho mo bilang isang OFW. So kasama po yan sa pagiging isang OFW natin. So ngayon, wala po tayong ito, may sabitan ako. Sasabit ako ng cellphone ko. Sana hindi ako pagalitan. Alam nyo naman na kailangan kong gumawa ng paraan para mabidyohan ko na naman ito. O, diba? So, sandali, huwag kang mahulog. Papakita ko sa inyo kung paano nga ba yung paglilinis dito ng sasakyan. Pagka bago po, pagka mga bago po, yung mga bagong salpa dito sa HK, o syempre, mahihirapan sila kasi mga ngapa pa sila kasi wala pa silang mga experience. Ay, naku, yung cellphone ko nahulog. Kasi mga wala pa po silang mga experience, di ba? Nahulog po yung cellphone ko, ayusin ko lang po. Huwag po kayong ano yun? Bakit bang hirap mo? Wala po, ang hirap po kasi wala akong patungan sa cellphone. So kailangan ko ng mabigat na bagay. Ay, meron ako. Oh, kita nyo naman. Meron ako nito, ilalagay ko. Sana hindi mahulog para makita nyo kung paano. Meron akong juice. So, kakainin ko mamaya pagkatapos kong maghugas ng sasakyan. So, ayan, okay na po siya. O, diba? Ang galing ko. Ganun po yung mga discarded ni Mikay. O, diba? Hinawakan nung juice ko, hinawakan siya ng... Hinawakan niya yung cellphone ko para makahugas ako ng sasakyan. Tanyo naman. Diba? Labas muna ako dyan. Kaya ayusin ko yung damit ko. Malamig po kasi ngayon dito sa Hong Kong. Nagsisilabas na yung mga ano ko. Wala namang pera. Ayan. Diba? Kita niyo ako. So, makikita niyo po kung paano ako maglilinis po ng sasakyan. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po ako maglilinis ng sasakyan. Every Tuesday po kasi, hindi po ako magmamarket, kaya ito po yung time para maghugas ako ng sasakyan. So, ito lang po yung dala ko. May dala pa akong tinapay. Alam nyo na, mahirap magutom. So, may dala akong tinapay, may dala akong juice, ay may dala akong chocolate. Vitasoy! Ito lang po yung dala ko. Nakakatuwa kasi dito sa amo ko. Ito lang yung dala ko. Isa nito. So, isa po yung babasahin ko para ipunas natin dito. Tanggalin lang natin. Tapos, yung isa po, pang da-dry natin. So, halikayo at samahan niyo ako kung paano maghugas ng sasakyan. Halikayo. Uunahin muna natin ito. Una. Kitang nyo naman, binasa ko lang ito para ipunas. Wala po kasi akong mga ano, wala naman po silang ibinigay na mga ano ba yan? Yung mga detergent, parang ganon panglinis sa sasakyan. Tubig lang po talaga kasi dalawang kontrata na po ako dito.
Tapos tubig lang, as in tubig lang. Tapos yun sa loob, hindi ko po yan binabakyo. Ilang taon na. Sabi nung pinalitan ko, matagal na daw siya dito, hindi pa daw niya nililinis yung sa loob. Iewan ko. Bakit? Kaya dito lang talaga sa labas. So since na hindi ko po siya maabot, gagawa na naman po tayo ng Part1 kasi hindi po ako nagdala ng ano, ng upuan. So aakyatin ko siya. Gulong. Ito ako sa gulong. Oh, hirap. Baka mahulog ako. Hawakan ko dito. Ganon. Kailangan ho. Marunong po kayo. Para malinis nyo. So doon, since na nandito na yung kamay natin, ayun. Ay. Oh, kita niyan, gumi. Sa taas. Sa kabila naman, ganon. Alam nyo na, mga insect, mga kuripot. Kaya yan. Yan po, ganyan lang po. Ako, sasayaw-sayawan mo ng ganun. Makita po. Makita. Tapos, sayaw-sayawan mo ng ganon. Diba? Pampagod vibes lang para pantanggal pagod. So, kukunin ko po yung dry. So, itadry ko na siya. Ganyan lang po. Itadry. 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 Ganon. Ganon lang po yung buhay dito. Pero, yung paglilinis na ito ay sa aking amo lamang ito. Kasi yung iba po kasi dito sa Hong Kong, yung mga amo, maaarte din. Since na hindi naman maarte yung amo ko, yung amo ko kasi, simple lang siya, pero may kaya sila. Yung amo ko, okay na lang yung ganyan. Matanggal lang yung dumi. Hindi sila maselan, pati sa bahay. Kita nyo ng bahay ko, di ba? Kahit na ang daming mga tambak doon sa bahay ko, hindi niya ano. Gusto lang niya yung medyo malinis, makita lang niya maayos, ganun lang. So, yung mga ibang amo kasi dito, maarte. Talagang pupusitsitan mo lahat yan, tapos iwawax mo pa yung mga ito, tapos yung mga gulong, ganun. Pero, yung amo ko hindi. Ito lang, sa labas lang talaga ako naglilinis. Ito lang talaga yung nililinis ko. Hindi ko nililinis yung sanpo. Hindi ko pa talaga nilinis. So, pagpatuloy na po natin muna maghugas. Aray, aray, naku! Ganon. Pagka nalulungkot ka, sumayaw-sayaw ka lang ng mga ganon-ganon. Para maging masaya ka. Ganyan lang po. Linis. Ang paglinis po ng sasakyan, ganyan lang. Ganyan. Ganyan. So,